Mga idol, meron nga pala kaming isi-share sa inyo na kakaibang pagkain. Ito lang naman yung tinapay na madalas namin binibili dito sa mismong Abu Dhabi sa Middle East. Maaga nga kami nagising ng aking misis at lumabas nga kami dito. Napagplanuan nga namin na mag-book-in muna kami habang wala kaming pasok ngayong araw na to. Dahil nga holiday dito sa Middle East, kaya naisipan namin lumabas at pagplanuan namin maglakad-lakad muna. Ang sarap din kasi maglakad-lakad dito kapag dating ng umaga at minsan naalis ka dito ng madaling araw. At ito na nga, pagtapos namin mag-book-in sa labas, at ito naman natulutuin ko naman yung tinapay na sinasabi ko sa inyo. Sigurado kung OFW ka dito sa mga Middle East, sigurado alam na alam mo kung anong klaseng tinapay ito. Ang tawag pala sa tinapay na to, ito para isang parata. Ang mga ganitong klaseng tinapay, kailangan mo pala itong lutuin bago mo ito kainin. At pero napakasimple naman din pala itong lutuin. Bali, ang pagluluto pala na ito, iaano mo lang pala siya sa mismong frying pan. At pero hindi nalang siya kinakailangan ng maraming mantika. At sobrang napakadali lang din pala itong lutuin. At pagkatapos nga itong maluto, kailangan mo lang itong malubalutuin at tiklop-tiklopin para lumambot siya. At pagkatapos naman ng ganito, magiging tura niya kasi medyo malambot na ngayon siya. At syempre hindi rin mawawala ang pinakamasarap na katamba ng tinapay na to. Nagluto nga rin pala tayo dito ng isang scrambled egg. Ito lang naman talaga yung pinakamasarap na katamba ng binili nating tinapay ngayong araw na to. Alam niyo ba mga idol, pag ganito ang kinain yung tinapay at sinamahan niyo pala ng ganitong klaseng itlog, ako napakasarap naman talaga at nabubusog ka sa maghapon. Kadalasan kasi ito yung kinakain namin kapag nagbe-breakfast kami ng aking misis. Sa tuwing kumakain nga kami nito, kapag nakakatatlong piraso nga kami ng ganitong klaseng tinapay, aba naman talaga nakakabusog talaga siya. Ganito nga palang ginagawa namin dyan. I-roll nga lang pala namin to, tapos talagyan namin siya ng itlog mismo sa loob ng tinapay na to. Ganyan-ganyan lang siya kadaling lutuin mga idol. Napakasimple lang talaga. At pagkatapos nga, sinamahan din namin ang dalawang kapito. Magandang umaga nga para sa inyong lahat dyan. Tara na, kainan na! Sa unang kagat mga pangalang dito sa parata na tinapay na binili natin, talaga namang mabubusog ka kagad. Kaya naman ito ang madalas namin binibili kasi nga napakasarap naman itong talagang tinapay na to. Grabe mga idol, kahit simpleng tinapay lang to at sinamahan mo ng isang pirasong itlog sa loob mismo ng tinapay, aba naman talaga mabubusog ka dito. Kaya naman ito ang madalas namin binibili ng aking misis kasi nga napakasimple na pero sulit pa rin para sa atin. Kaya naman madalas ako nag-i-stack ng mga itong klaseng tinapay. Dahil pag nakarandam kami ng gutom, ito lang ang kakainin namin. Talaga mabusog na kagad kami. Kaya hanggang dito na lang, tapos na.